Itinago ng babae ang pagbubuntis niya sa binata para takasan ang kanilang madilim na nakaraan. Ngunit nang magkita sila, ay kapwa iba na ang buhay na kanilang ginagalawan. Pumayag na kaya ang babae na panagutan siya? Ating alamin ang buong kwento. Riley Point of View. Nakapamulsa ako habang nakatanaw sa malawak na salamin na pader. Nasa kumpanya ako habang nakatayo at pinapanood amang nagdaraan na sasakyan sa highway. Masyado pang maaga para i-stress ang aking sarili. Sa mga nagdaang panahon ay nakagawian ko ng manood sa highway para malibang ang aking sarili. Hindi din kasi naging madali ang lahat para sa akin. I lost everything at hanggang ngayon patuloy ko pa ding sinusubukang bawiin ang lahat ng yun. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Good morning! Napalinga ako sa masiglang pagbati sa akin ni Ivana pagpasok niya. Lumapit siya sa akin at nakmangahalikan ako kaya umatras ako sa kanya. Stop it, will you? Sarkastikong saad ko tsaka ako siya tinaasan ng kilay. 7 years na ang nakararaan at hindi ko inakala na tatagal ng ganito bago ko mabawi ang mga ari-arian namin. Ngunit hindi pa din sapat, masyadong mahaba kung sasabihin ko pa isa-isa kung ano-ano yun. Hay nako, wala pa ding pagbabago, napakasuplado pa din, hindi mo man lang ba ako na miss? Tumatawang ani Ivana. 7 taon na kaming business partner, kaya lang ay nagbakasyon siya sa ibang bansa at ngayon na lamang ulit kami nagkita. The hottest businessman in the Philippines is now rejecting me. Umikot ang mata niya, tsaka ibinaba ang kape na dala niya para sa akin. I always rejected you, ikaw lang ang hindi tumatanggap noon. Tamad na sambit ko tsaka ako kinuha ang kape na binili niya pa sa Starbucks. Tumawa ng malakas si Ivana. Sige na, pero may dala akong bagong mga investors para mas mapabilis ang pagyaman natin. Kinikilig na Anya. Kapag triple na ang pera at yaman ko, pakakasalan mo na ba ako? Nagpapakyut na Anya. Walang masamang mangarap, dude. Wika ko. Naupo na ako sa swivel chair at balak nang magsimula sa aking trabaho. Mag-ikot ka muna dyan. I'm sure na miss ka nila. Sad ko. Mabait si Ivana pero talagang hanggang kapatid lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Oo, wala namang ibang makakamiss sa akin eh. Umiikot ang mata niya kaya napatawa ko. Lumabas siya kaya nag-focus ako sa pagtatrabaho. Nasa monitor ng PC ang mata ko nang makakita ko ng notification doon. Masyado akong tutok sa mga business. Kaya kahit on abroad ay nakikibalita din ako sa pag-asenso ng mga business owner. Nanlaki ang mata ko nang mapanood ko ang video ng 3rd branch ng isang sikat na hotel. Ngunit hindi doon na pa ako ang aking atensyon, kundi sa babaeng matamis ang pagkakangiti. Nakapula itong dress at napakaganda. Binalot ako ng emosyon ko kaya't nasa luko ang aking dibdib. Pakiramdam ko ay nabuhay ang napakatagal ng pangungulila sa aking puso. Dahil ang babaeng yun, siya ang sinasabi kong everything. Si Lucy ang lahat sa akin. Umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Wala akong ideya kung nasaan siya. Kung pareho pa ba kami ng nararamdaman ngayon. At baka ang pinaka-worst ay may asawa na siya habang ako'y nag-aantay pa din sa pagbabalik niya. I missed her very very much. Kaagad kong pinahid ang luha ko nang bumukas ang pinto ng aking opisina. Si Paulo ang pumasok. Isa na din siyang successful business owner. Wala akong bagong balita. Nakangiting pagkukunwari ko. Ikaw wala, ako meron. Ngising ani Paulo. 1,000,000 bayad na to ah. Nagahamon ng tinig na aniya. Tsaka inilapag sa harap ko ang dyaryo. Ano naman to? Bastos ka talaga? Giit ko nang makita ang sexy picture ni Angeli Kangdon. Binatukan niya ako. Tungek, hindi yan. Giit niya, tsaka binaliktad yung dyaryo at natamemi na naman ako. Nasa Pilipinas na ang matagal mong inaantay. Anya patungkol kay Lucy. Damn! Malakas na saad ko. Napatayo ako. Kakakita ko lang sa kanya sa social media. Katwiran ko dahil baka fake news ang nasa dyaryo. No, yung napanood mo last week pa yan. Ngising ani Paulo. Ang hindi ko lang alam ay kung nasaan na siya ngayon at kung ano na ba ang estado ng buhay niya. Paano kung may asawa na siya? Malungkot kong iisipin, pero 7 taon na ding nakakaraan kaya hindi malabong mangyari yun. Kung sakali tatanggapin ko na lang,
Basta gusto ko lang masagot kung bakit niya ako iniwan. For your own goods din. Ayaw ko nun bigyan ng sakit sa puso. Alam niyang malaki ang naging kasalanan niya dahil sa pagkawala ng mga ari-arian ninyo. Wala akong maiintindihan hanggat hindi siyang nagsasabi sa akin. Kahit papaano natuwa ang puso ko dahil nandito na siya at may posibilidad na kami ay magkita. Nang sumunod na umaga, nakabuka ko papunta sa Manila Hotel para sa isang investor. Pang-exclusive talaga ang hotel na ito at wala akong masabi. Dumiretso ako kaagad pasakay sa elevator. Naka-cross arms pa ako habang bagot na nagaantay sa pagsara ng pinto dahil sa ikapitong palapag pa kami magkikita. Handa na sana akong maboring nang bumukas ulit yun at sumakay ang isang babae na abala sa pakikipag-usap sa dalawang batang lalaki na nakahawak sa kamay niya. Eh ma'am, bakit pa po kasi kailangan nating puntahan si Tito Diamond? Saad ng isang bata na nasa kanan ng babae. Magtatanong siya sa akin anak kung dapat nga ba siyang mag-invest doon. Alam mo naman na hindi biro ang pagbibitaw ng pera. Natigilan ako. Alam ko ang boses na yun. Baka namimiss mo lang siya. Pinilit kong wag silang intindihin. Napangiti din ako kung mag-usap kasi sila. Kala mo magkasing edad lang. Rizey, stop asking, will you? Nadinig ko ang pagbubugnot ng bata na nasa kanan. Pakiramdam ko'y nakakapako ang aking sarili sa batang yun. Nagsusungit ka na naman, Riley. Napatingin ako sa bata. Feeling ko tinatawag niya ako kaya napalabi ako. Sino ba kasi ang mga to? Nanahimik na sila kaya bahagya ako napatingin sa gawin nila. Blonde ang buhok ng babae. Porcelana din ang kutis niya. At hindi mahalata na may dalawa na siyang anak. Mister, why are you staring at my mommy? Anang masungit na bata habang nakatitig sa akin. Riley, stop! Hihingi sana sa akin ang paumanhin iyong babae nang magtama ang mata namin. Literal na tumigil ang mundo ko habang nakatitig sa kanya at ganun din siya sa akin. Lucy? Saad ko pero kaagad siyang nag-iwas ng tingin kasabay ng panginginig ng kanyang labi. Hahawakan ko sana ang kamay niya para kunin ang kanyang atensyon. Ngunit tinapik iyon ang batang nagngangalang Riley. Sakto naman na bumukas ang pinto ng elevator at mababakas ang pagkataranta ni Lucy habang palabas. Naiwan ako mag-isa sa elevator na nakanganga pa. Pakiramdam ko'y nang hina ako. Nawala ang lakas ng loob ko para kausapin siya o habulin man lang. Marahan ako naglakad palabas ng elevator. Habang samot-sari ang tanong na nasa aking isip. Tulad na lamang kung sino ba ang mga batang iyon at kung sino din ang kanilang ama. Sa tansya ko, nasa 6 hanggang 7 taon ang edad nila. Pero kung umasta, akala may mga teenager. Naglakad ako hanggang sa marating ko ang pagkikitaan namin ni Mr. Suarez. Kumatok muna ako bago ko buksan ang doorknob kung saan inabutan kong masayang nag-uusap sina Mr. Suarez at Lucy. Habang iyong dalawang bata ay nasa gilid at nakasimangot. Binalot ako ng lungkot at pag-overthink na baka ito na nga ang karelasyon ni Lucy. Mr. Castañeda, magiliw kung batiin ako ni Mr. Suarez. Nakangiti naman ako naglakad palapit sa kanila. Tsaka ako tinanggap ang pakikipagkamay na inaalok niya sa akin. Meet Miss Lucy and her twins. Miss Lucy? Tanong ko sa aking sarili. Bahagyang natuwa ang puso ko dahil hindi wife ang pagpapakilala niya sa akin o hindi kaya ay girlfriend. Pero nandoon din ang pagkadurog dahil sa dalawang anak niya. Talagang wala na kaming pag-asa na bumalik sa nakaraan dahil may anak na siya. Hello Lucy, long time no see. Inalok ko siya ng shake hands. Nag-aalangan pa nga siya kung tatanggapin niya ba yun o hindi. Tsaka siya tipid na ngumiti. Maupo ka. Usapan natin ang investment na ino-offer mo. Ani Mr. Suarez sa akin, naupo naman ako kasunod niya. Pansin ko ang mga mata nung Riley na hinahagip ako. Hindi ko alam kung gusto niya lang ba akong maalala at Riley ang pinangalan niya sa anak niya o gusto niya lang akong asarin. Yoko din namang bigyan ng kahulugan ng lahat dahil mahirap ang umasa, lalo at taon ng binilang. So balak niyo din magpatayo ng wine company sa CDO? Ani Mr. Suarez. Nandoon kasi ang mas malawak na lupain ni Ivana sa Cagayan de Oro. Kaya doon ko talaga napili na buuin ang isa pang kumpanya. How about you, Lucy? Ayaw mo ba? Kaya niyang palaguin niya nang wala ang investments ko.
Nakangiting-a ni Lucy sa akin at hindi ako nakaimik. Pwede naman ako anytime kung talagang interesado ka. Palagi ako mag-aantay, Miss Lucy. Gusto kong isipin niyang sinabi ko yun para talaga sa kanya at hindi sa business. Pag-iisipan ko pero kasi actually, yung mga hotels na pag-aari ko sa iba ko din pinamamanage dahil nag-aalaga ko sa kambal ko. Nag-aalanganaan niya. Talaga? Nasaan ba ang daddy nila? Palihim kong usisa. Hindi ko alam na ako pala ang magiging subject nyo dito. Dapat pala nagdala ako ng resume. Tumatawa ang Ani Lucy. Bumalik na nga tayo sa business. Putol sa amin ni Mr. Suarez kaya tumango ako. Nilingon ko yung kambal na iisa ang muka. Nakuha nila ang muka ng mami nila. Na-curious tuloy ako kung sino ba ang walang yang sumira sa aking pangarap. Diniscuss ko kay Suarez ang benefits na makukuha niya kapag nag-invest siya sa akin at mabilis din naman na natapos yun at nauwi sa pirmahan. Mom, I'm hungry. Maya-maya ay anang bata na si Rizzy. Bababa ako. Titignan ko kung anong pagkain doon. Ani Lucy, ibinili niya kay Suarez ang kambal kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na magtanong sa kanya. Is she married? Casual na tanong ko kay Suarez. Tumingin siya sa akin tsaka tumawa. Maganda ba? Hindi tayo papasa dyan. Birong anya sa akin kaya tinaasan ko siya ng kilay. Wala naman akong sinabi na a-apply ako. Umira pang mata ko. Pinag-uusapan niyo ba ang mami ko? Nakataas ang kilay na saad sa amin ni Riley. Hindi, may iba kaming pinag-uusapan. Ani Suarez habang nakangiwi. Ganyan kalupit yung mga bata na yan kaya walang nagtatangka na manligaw. Anya habang pinapanood iyong si Riley na bumalik sa kanyang upuan. You mean, single mom si Lucy ngayon? Tanong ko pero pagkibit lamang ng balikat ang nakuha ko sa kanya. Gusto ko pa sanang mag-stay doon para kahit papaano makausap ko si Lucy. Kaya lang itinawagan ako kaagad ng sekretary ko dahil may mahalaga daw na sasabihin si Ivana. Mauna na ako, Suarez. Salamat. Sad ko nang tumayo ako. Nakipag-shake hands ako sa kanya. Nandoon na din sa loob si Lucy at kababalik lamang. Hindi ako nagpaalam sa kanya para hindi na siya mag-abala pang sumagot sa akin, lalo at inaasikaso niya ang anak niya. Sa mall ako dumiretso dahil doon daw susunduin si Ivana. Ano, bagay ba? Iyon ang bungad niya sa akin. Ano bang emergency ang sinasabi mo, sabi ni Ethan? Wala, gusto ko lang na magpasama sa iyong mag-shopping. What the hell, Ivana? Nagpa-cute siya sa akin. Alam ko naman kasing hindi mo ako pupuntahan kapag sinabi kong magsha-shopping lang ako. Nabwisit ako kaagad. Alam mo bang nasa business ako at kinakausap si Suarez? Nag-message siya. Sabi niya nagpirmahan na kayo eh. Nakalabing anya kaya hindi na ako nakasagot pa. Sige na, mamili ka na. Hihintayin na kita. Bagot na saad ko. Talaga? Tila kumislap naman ang kanyang mata. Matagal-tagal din bago matapos si Ivana. Hanggang sa mag-iya na siya palabas. Lucy, point of view. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Malamang na nakamove on na nga siya. Tinuon ko na lang sa dalawang anak ko ang aking atensyon. Feeling ko, interesado sa iyo si Castañeda. Ani Diamond, tumaas ang kilay ko, tsaka ako siya pinandilatan. Ayaw na ayaw kasi ng mga anak ko ng ganyan. Sa pool pa lamang ng maliliit sila'y wala na akong pinakilala sa kanila. Kaya maninibago sila kung makakarinig ng ganyan. Hindi na umimik pa si Diamond. Bakit naman hindi mo sa akin sinabi na si Riley Castañeda pala ang kausap mo? Sita ko sa kanya nang nasa kotse na kami. Makikisabay daw kasi siya sa akin dahil may pinuntahan ng kanyang driver. Hindi ko naman alam na dapat ko palang sabihin sa iyo eh. Bakla ka. Ako'y hirap na hirap magpanggap sa harap nun. Parang nakahinga siya matapos iyong sabihin. Malay ko bang siya palang lalaking iniiwasan mo? Anya sa akin. Bakit mo ba kasi siya iniiwasan? Ani Diamond, tulog na ang dalawang bata sa likod kaya kahit papaano, nakakasagot ako ng maayos. Pero mas pinili ko pa ding itago ang lahat. May malalim akong dahilan, Diamond, at hindi ko pa masasagot sa ngayon ang tanong mo. Malalim? Wala akong makita. Kung utang naman, pakiramdam ko hindi ka magkakaganyan kahit 10 milyon pa yung maging utang sa'yo ng Castañeda na yon. Liba na lang kung... Pinutol niya ang pagsasalita niya at makahulugang tumingin sa akin. Kung? Kung siya ang ama ng kambal mo.
Napasinghap ako. Hindi ko inaasahan na mahuhulaan niya ang isa sa dahilan ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Tinanong niya sa akin kung sino ang ama ng mga batang yan. Nahalata niya kaya? Baka dahil sa pangalan ng mga anak ko. Naipit ko ang aking labi. Bumalik lang ako sa ulirat nang sikuhin ako ni Diamond. Mag-focus ka nga sa pagdadrive. Mamaya mapano tayo ng mga anak mo. Pasensya na. Hininto ko sandali ang kotse. Sandali, may bibilhin ako sa mall dito ka lang. Pakibantayan mo muna yung mga anak ko. Mabilis lang to. Si Diamond na halos ang naging sandalan ko mula nang maisilang ko ang mga anak ko. Naglakad ako papasok sa mall at kaagad na dumiretso sa Watson para bilhin ang bibilhin ko. Palabas na ako nang mamataan ko si Riley kasama ang isang babae na masayang masaya. Nang mga sandaling yun, parang dinudurog ang aking puso. May puwang pa ba si Riley sa puso ko? Oo, hindi naman nawala yun eh. Napailing ako at kaagad na tumalikod para hindi nila ako mapansin. Nang, Lucy! Natigilan ako sa pagtawag niya sa aking pangalan. Kahit ang mga binti ko, hindi ko maihakbang kaya marahan akong humarap. Hindi ko alam kung paano sila babatiin pero pinilit ko pa din ang sarili ko na humarap. Hi! Nakangiting bati ko sa kanila. What are you doing here? Humakbang si Riley palapit sa akin at hindi man lang inalalayan ang babaeng kasama. Ganyan na kaya siya ka-cold? Natuwa ang puso ko at nawala ang aking selos. May binili lang, lalabas na din ako dahil may nag-aantay pa sa akin. Kumaway lang ako sa kanya, lalo na sa babaeng kasama niya na ngayon ay nakatitig sa akin. May sasakyan ka ba? Kung gusto mo, sumabay ka na lang. Napatigil sa pagsasalita si Riley matapos siyang dambahin ng babae. Kumapit ito sa braso niya tsaka nagsalita. Hindi ba may restaurant pa tayong dadaanan? Malambing na anang babae kaya napataas ang aking kilay. Kung gusto mo pati upuan kagatin mo. Saad ko sa aking isip. Ah sige, may sasakyan naman ako. Kasama ko si Diamond. Mauna na ako. Tumalima na ako sa kanila at bumalik sa kotse. Hininto ko na si Diamond sa kanto tulad ng kanyang sabi. Pagdating naman namin sa bahay, inaabangan na ako ni Tita Diane dahil sabik siyang makita ang aking kambal. Mukhang nag-enjoy ang mga yan ah. Nakatulog ba sa biyahe? Ani Tita Diane nang tulungan ako ni Manang na magbaba sa dalawa. Nagkulong lang naman kami sa Manila Hotel kasama si Diamond at Ang. Sandali akong natigilan. Business partner niya. Pagpapatuloy ko. O sige na, umakyat na kayo. Ani Tita Diane. Dinala ko si Riley at Rize sa kanilang kwarto. Inayos ko na din ang mga kumot na ipinatong sa kanila bago ako lumabas. Naupo ako sa vanity mirror. Tsaka ako inalis ang makeup ko at ang mga alahas na suot ko. Totoong nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na ganito kaaga na magkikita kami ni Riley. Sana lang hindi niya malaman ang tungkol sa anak namin. Natatandaan kong nasa hospital pa noon si Riley. 7 taon na ang nakakaraan. Malaki ang naging hadlang sa amin. Issue sa pamilya pareho, kaya hindi ko na ninais pang panindigan niya ako. Dahil sa mga nagawa ko, ngunit oras na malaman niyang anak niya ang dalawang kambal na yun, kahit ayaw ko, aakuin niya ang responsibilidad at baka worst, awahin niya pa ako sa pagtatago ko sa 7 taon sa kanya. Nahiga ako sa kama at bala ko na sanang matulog nang mag-ring ang aking cellphone at mula sa hindi kilalang number ang tumatawag. Iilang araw pa lang ako dito, kaya wala pa dapat nakakaalam nito. Hello? Kakamustahin lang sana kita. Riley? Napabangon ako. Oo, ako nga. Saan mo nakuha ang number ko? Nadinig ko ang kanyang paghagik-gik. Talagang mas inuna mo pang tanungin yan? Anya pero maya-maya, sumeryoso hanggang sa lumungkot ang kanyang tinig. Kaysa sa kung anong nangyari sa akin sa mga nagdaang taon. Riley, this is not the right time to talk about it. Good night. Wika ko tsaka pinatay ang linya. Mabigat sa loob na tiisin siya pero hindi din magiging maganda kung hahayaan ko siyang lumapit sa amin. Kinaumagahan ay binilin ko kay Tita Diane ang mga anak ko dahil kailangan kong pumunta sa bagong bukas kong hotel dito sa Pilipinas. Isang rason na din kasi yun kung bakit kami nauwi dito. Nako, hindi ka ba hanapin ng mga yan? Mamaya ay mag-iyakan yan. Ani Tita Diane, tawagan niyo na lang po ako kung magkaganon man. Saad ko. Kailangan na din kasi nilang masanay na wala ko
dahil ipapasok ko na din sila sa eskwela. Pagdating ko sa hotel, mainit kong batiin ako ng aking mga empleyado. Matatamis ng ngiti at puros pagkaway ang ginawa ko. Hanggang sa... Ma'am Lucy! Napalinga ko sa pagtawag sa akin ni Madeline, ang aking sekretary. Oh, ang aga mo naman dito. Bakit nandito ka? Humingi kasi siya ng bakasyon sa akin dahil napakatagal din ang panahon na sinamahan niya ako sa Amerika. Namiss ko po kayo eh. Ewan ko po ba? Hindi na din po yata ako sanay na hindi kayo nakikita. Birong aniya, kaya ako'y napatawa. Para na din kasi kami magkapatid ni Madeline. Halos lahat ng tungkol sa akin alam niya na, pati na ang katotohanan sa likod ng mga anak ko at sa totoong ama nila. Nga po pala, may nagaantay po sa inyo sa office niyo. Ha? Sino naman? Umakyat na lang po kayo. Kakamot-kamot na ani Madeline. Nasa hallway kasi kami. Sino nga, wag ka nang mahiya. For business purpose din naman po ma'am, kaya mas maigi na umakyat na po kayo. Hindi ko na pinilit pa si Madeline, sa halip ay umakyat na ako sa office. Wala akong ideya kung sino ang naroon at nasagot lang yun nang mabuksan ko ang pinto. Riley, anong ginagawa mo dito? Laking pagtataka ko. Kaunti na lang ay isipin ko na talagang stalker ko siya. Una ay nakuha niya ang phone number ko. Ngayon naman, alam niyang may hotel na ako. Have a seat. Alok niya. Umikot ang aking mata. Gusto ko mag-apply bilang investor mo. Tumaas ang aking kilay. Hindi ko alam kung ginugood time niya ako o ano. Seryoso ka ba? Dumiretso ako at naupo kaharap ang mesa. Eh kayo nga ang naghahabol ng investors? Tapos dito ka pa mag-invest sa hotel ko? Eh di sa akin ka mag-invest. Tinaasan ko muli siya ng kilay dahil sa kanyang sinabi. I mean, sa business ko. Alam mo, masaya ako makita ka na ganyan na ang narating mo sa dami ng pinagdaanan mo. Pero tulad ng sinabi ko noon, hindi tayo pwede, Riley. Kaya itigil mo na ang paglalapit sa akin. Hanggang ngayon ba, ganyan pa din ang pananaw mo? Ilang taon na ang lumipas, Lucy. Ano pa ba ang gusto mo? Napatayo siya sa kanyang kinauupuan. Sabihin mo, yung ama ng mga batang yun, nasan siya? Kayo pa rin ba? Kaya ka ganyan sa akin? Parang nangahamon na anya. Sabihin mo lang na wala akong puwang dyan sa puso mo't lalayo na ako. Seryoso ang kanyang mata, kaya ako'y natakot. Natakot ako na baka nga umalis siya. Pero hindi ba yun naman talaga ang gusto ko? Ikaw ang ama nila at ikaw pa din ang mahal ko, Riley. Gustong gusto kong sabihin sa kanya yan, pero pinigil ko ang aking sarili. Sa totoo lang, kinabahan din ako. Mabuti na nga lang dahil hindi sumagi sa isip niya na anak niya ang dalawang yun. Hindi na mahalaga na malaman mo ang lahat ng yun. Wala kang makukuha sa akin kahit pa kung sino ang ama nila. At kung tatanungin mo ko, kahit kailan, hindi ka napabilang sa puso ko. Sinungaling! Giit niya. Magtatanong ka tapos nang sagutin ka, ganyan ang sasabihin mo? Kunot ang noo na saad ko. Tumayo ako tumakbang para sana siya iwan. Alam kong hindi siya titigil, kakakulit sa akin kung mag-i-stay ako sa loob ng opisina. Wala na akong sasabihin sa'yo. Wika ko tsaka ako pinihit ang doorknob, ngunit hindi ko naituloy yun nang hawakan din niya ang kamay ko na nakahawak doon. Stay here, hindi ka pwedeng umalis. Natigilan ako at halos magtaasan na ang lahat ng balahibo sa katawan ko dahil sa bulong niyang iyon sa aking tenga. Nasa likod ko siya at nararamdaman ko ang kanyang dibdib. Nakadikit ang katawan niya sa akin. Pakiramdam ko ay may nabuhay na paru-paro sa aking tiyan. Napasinghap ako ng gano'n na lamang kabilis na naiharap niya ako sa kanya. Naisandal niya ako sa pintong yun. Nadinig ko pa na nilak niya ito. And now I'm dead. Wala na akong kawala. Umikot ang isang kamay niya sa aking bewang at gano'n na lamang kabilis na inangkin niya ang aking labi. Nung una ay magaan, ngunit kalaunay naramdaman ko na ang pagkauhaw sa binibitiwan niyang halik. Hindi ko napigil. I miss him so much and I can't handle myself. Kusang umangat ang aking mga kamay. Naglak pa iyon sa kanyang batok habang siya'y aking hinahagkan. Ang kanyang kamay ay naramdaman kong humahaplo sa aking hita. Sinungaling. Minsang bulong niya nang sandali niyang putulin ang halikan namin. Humugot siya ng hininga tsaka muling nagpatuloy. Hindi ko napigil hanggang sa kumawala ang aking tinig dulot ng ginagawa niya.
Kahit kailan na hindi ako nawala sa puso mo. Yun ang totoo. Bulong niya habang magkadikit ang aming mga noo. Pabalikin mo na ako. Handa akong magpakaama sa mga anak mo. Nanunuyo na anya, pero iniwas ko ang aking paningin. Aalis na sana ako sa pwesto namin, pero muli niyang hinuli ang aking labi para bigyan ng mabilisang halik. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi mo sinasabi na mahal mo ko. Riley, hindi na... Ganun na naman ang ginawa niya. Huwag kang magsinungaling. Nangahamon na anya pa nang pakawalang muli ang aking labi. Sa pagkakataong yun, pinilit ko na siyang itulak, bagay na nagawa ko naman. Kaagad kong binuksan ang pinto palabas at nabungaran ko yung babae na kasama niya kahapon sa mall na nakatitig ng masama sa akin. Riley, point of view. Anong ginagawa mo dito? Ani Ivana sa akin nang sundan niya ako sa loob ng opisina ni Lucy. Wala. Maikling sad ko tsaka akmang lalabas na nang hatakin niya ako pabalik. Wala? Ano yan? Sigaw niya, sabay turo sa aking labi. Burahin mo yan. Parang maiiyak na Anya, tsaka pinahid ang siguri lipstick ni Lucy na nasa gilid ng aking labi. Burahin mo yan. Anya pa. Tinitigan niya ako takmang hahalikan ako nang siya'y aking pigilan. Ano bang ginagawa mo? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Bakit ka nandito? Puno ng galit ang kanyang mata. Para kay Lucy, gusto ko siyang makausap. Makausap? Gusto mo maniwala ko sa kausap na sinasabi mo? Habang may pruweba naman na nilalandi ka niya at naghalikan kayong dalawa. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Pigil ko sa kanya. Bakit? Totoo naman ah. Hindi ba naghalikan kayo? Nanggagalaiting Anya. Oo, hinalikan ko siya. Napalunok siya at sandaling natigilan, ngunit kasabay noon ang pagpatak ng kanyang luha. Bakit ba? Bakit ba siya pa rin? Umiiling na Anya. Mali na dito papag-usapan yan. Bumalik na tayo sa company. Hinawakan ko ang braso niya pero kumawala siya sa akin. Ako yung nandito nung durug na durug ka. Ako yung kasama mo nung panahon na walang gustong sumama sa'yo. Ako lang yung naniwala sa kakayahan mo. Bakit napaka-selfish mo? Hagulgol na Anya, kaya ako'y natahimik. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Sana hindi mo pinaramdam sa akin na mahalaga ako. Kung sa huli iiwan mo din pala ako. Na hindi din pala ako yung pipiliin mo. Pinahalagahan kita hindi bilang special someone. Pinahalagahan kita bilang kaibigan at kapatid. Hindi ko yun naituloy nang malakas niya akong sampalin. Hindi ko alam kung tanga ka ba o bobo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit na Anya, tsaka niya ako iniwan. Nasa loko ang aking noo. Sandali lang ako nag-stay pa doon matapos ay lumabas na din. Dumaan ang mga araw at hindi nagparamdam sa akin si Ivana. Siguro ay talagang malaki ang tampo niya sa akin. Nalaman ko na lang na umuwi ito sa Cagayan. Hindi ko na din muna ginulo si Lucy dahil mukhang hindi talaga siya interesado na makipagbalikan sa akin. Isang umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa magulang ni Ivana. Nagkukulong daw ito sa kwarto at ayaw kumain. Ganoon ang nangyari sa akin noon nung iwan ako ni Lucy at ayokong danasin niya iyon kaya kaagad ako nag-book ng flight papunta sa Cagayan. Isang pagkakataon na din kasi iyon para masilip ko ang proyekto na binabalak namin doon. Hindi pa din po ba siya lumalabas? Bungad ko sa mami niya at malungkot lang na umiling ito kaya hindi na ako nagpahinga pa pagdating ko kila Ivana. Kaagad akong dumiretso sa bahay nila at kinuha ko ang susi para ako nang magbukas ng pinto papasok sa kanyang kwarto. Ivana? Tawag ko sa kanya. Madilim ang kwarto niya dahil patay ang ilaw, pero dahil sa maputi niyang balat, nakita ko siya sa gilid ng kanyang kamat nagmumukmuk. Nagangat siya ng paningin. Riley? Ngumiti siya at kaagad na nagtatakbo palapit sa akin. Ramdam ko ang pagkasabik niya. Pumunta ka ba dahil nag-alala ka sa akin? Anya, habang yakap ako ng mahigpit. Oo naman, matagal tayong nagkasama kaya normal na yun. Binitiwan niya ako mula sa pagkakayakap tsaka matamis na umiti. Sabi ko na eh. Anya pa, hinawakan niyang pisngi ko takmang hagkan ako kaya nag-iwas ako. Lumungkot na naman ang mukha niya. Riley, mahal kita. Ano bang hindi mo maintindihan doon?
Ivana, malayo ang agwat natin, pero hindi ibig sabihin noon hindi ka na mahalaga sa akin. Nagpapaunawang wika ko. Riley, ayoko. Gusto kong sabihin mo na mahal mo din ako. Please, huwag mong ikulong ang sarili mo sa akin dahil malabo nang maging tayo. Matagal ko nang sinabi na nakatali na ang puso ko, kaya please, know your worth. Hinaplos ko ang buhok niya. Ganoon na lamang kabigat ang naging pag-iyak niya. Dalaga ko. Bakit ang single mom panagaya niya ang nagustuhan mo? Kahit ako, hindi ko din maipaliwanag. Umalis siya, dala ang puso ko, Ivana. Hindi mo ba ako kayang pag-aralang mahalin? Uulitin ko. Know your worth. Huwag mong tatanggapin ang pagmamahal na natututunan lang. Sabi ni tita, hindi ka kumakain at lumalabas. Nag-aalala na sila sa'yo. Tara na sa baba't kumain ka na. Alam kong malungkot siya sa mga isinagot niya, pero sumama pa din siya sa akin. Gusto kong mag-stay ka sa tabi ko, kahit na alam kong hindi mo ko mahal. Kahit ngayon lang. Oo, dito lang ako. Bibisitahin ko din yung location ng pagtatayuan natin ng business, kaya makakasama mo ko ng matagal. Talaga? Tumangwa ko sa kanya. Humawak siya sa mga braso ko, tsaka kami bumaba. Napaiyak pa nga ang kanyang mami. Nag-iisang anak lang kasi si Ivana, kaya gano'n na lamang ang pag-aalala nila para dito. Dito ka na tumuloy para naman hindi ka na mag-intindi pa ng pag-book ng hotel. Ani tita, gustuhin ko man po hindi pwede. Dinalaw ko po si Ivana at bukod dun, may pinaplano po kasi kaming itatayo dito. Malayo kung mag-i-stay ako dito sa inyo. Babalik po ako kapag nabisita ko na iyong lupa. Ngunit sabi mo, makakasama pa kita ng... Oo nga, kaya nga sabi ko babalik ako, hindi ba? Ginulo ko ang ulo na ng buhok niya. Magpagaling ka. Kapag okay ka na, kahit sa isang araw, bisitahin mo ko dun. Saad ko sa kanya. Hindi naman siya kumibo. Alam ng magulang niya na hanggang kapatid lang ang turing ko kay Ivana. At hindi din naman nila itinutulak na mangyari ang gusto ng anak nila. Matapos kong samahan na kumain si Ivana, nakakahiyaman, ngunit nagpaalam na din ako. Dumiretso ako sa hotel na kinuha ni Ethan para sa akin, para dalhin ang aking mga gamit. May kotse na din akong nirentahan para hindi hassle bumiyahe. Kapag talaga negosyo ang usapan, hindi sa akin uso ang salitang pahinga. Si Lucy kaya, kamusta na? Napailing ako. Gusto ko nang sumuko, pero pakiramdam ko, may mali kung gagawin ko iyon, kaya naman hindi ko magawa-gawa. Magandang araw, Sir Riley. Si Caberto ang sumalubong sa akin, ang katiwala ng lupa na aking bibilhin. Nasa ibang bansa kasi ang may-ari nito, at sa susunod na linggo pa ang balik dito sa bansa. Magandang umaga din naman. Iikot po ba tayo sa lupain? Oo, kung maaari, para magkaroon ako ng ideya kahit paano, kung ano pa ang pwede kong itayo kung sakali. Maraming tao dito ang kulang sa trabaho. Kapos kasi sa pera, kaya hindi nakapag-aral. Kaya kung magpapatayo kayo kahit papaano, makakapasok sila sa construction. Masisipag din naman sila. Tumango ako sa sinabi ni Caberto. Probinsya pa din kasi ang itsura dito sa Cagayan. Nasa kahabaan na kami ng paglalakad nang tumawag sa akin si Lucy. Please excuse me, sasagutin ko lang to. Lumayo ako kay Caberto bago ko sinagot yun. Hello? Bungad pa lamang niya sa linya, dama ko nang umiiyak siya. Lucy, bakit? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala lang saad ko. Nasaan ka? May kailangan akong sabihin sa'yo. Nasa Cagayan ako, bakit ka umiiyak? Ano, sabihin mo? Kinakabahan ako ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo, Riley. Pero Riley, Riley, anak mo ang kambal ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin niya iyon, at hindi ko alam kung paano iyon paniniwalaan. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Dahil naghahanap na ang mga anak mo. Umiiyak pa din na Anya. Rizey at Riley, bakit nga ba hindi pa ako naghinala? Damn! Riley? Tawag niya sa pangalan ko, pero hindi ako nakaimik dahil nasa Cagayan ako at hindi ko pa alam kung saan ko sisimulan ang pagtatanong ko. 7 taon. 7 taon niya akong inalisan ng karapatan. Pinatay ko ang linya nang balutin ako ng emosyon. Sir Riley, tutuloy na po ba tayo? Tanong ni Caberto. Natanaw ko sa di kalayuan ng isang rest house na gawa sa Kawayan. Pwede bang dalhin mo na lang muna ako dun? Dun na lang muna ako mag-i-stay. Feeling ko napagod na ako eh.
Pumayag naman si Caberto. Mula din kasi nang dumating ako dito sa Cagayan, wala pa akong pahinga. Pagpasok ko sa kubong iyon, naupo ako sa papag na naroon na gawa din sa kawayan. Parang iniipit ang dibdib ko ng mga sandaling yun. Wala akong ibang magawa kundi ang ibuntong hininga yun. Medyo madilim na ang paligid nang kahit papaano'y kumalma na ako. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya sumilip ako sa labas. Napasinghap ako nang makita ko si Lucy na nakaupo sa labas. Kahit nagalit ako, pinangunahan pa rin ako ng pag-aalala sa kanya. Dom, what are you doing here? Saad ko tsaka ako siya inalalayang pumasok. Bakit hindi mo sinabi na nandyan ka? Dahil nahihiya ako. Nag-iwas siya ng tingin kahit ako'y bumalik din ang inis ko nang ipaalala niya ang dahilan ng pagmumukmuk ko. Sabihin mo sa akin lahat at makikinig ako. Alam mong naulila ako dahil sa mga magulang mo. At hindi ganun kadali para sa akin ang lahat ng dahilan sa mahal kita. Hindi kita kayang piliin noon dahil galit pa ako sa mga magulang mo. Makasarili ka. Hindi man lang ako nakilala ng mga anak ko dahil dyan sa pride mo. Yung pagiging abandonado mo noon, wala ding pinagkaiba sa kanila. Ikaw mismo ang nagparanas sa kanila na mawalan ng ama. Pero valid lahat ng nararamdaman at desisyon ko. Umiiyak na Anya. Dahil valid ang sayo, kaya ininvalidate mo ang sa mga anak natin? How selfish you are! Mas nilakasan ko ang sigaw ko dahil mukhang walang planong tumigil pa ang malakas na buhos ng ulan. Riley, nagsisisi ako dahil late kong nasabi sa'yo. Pero hindi mo ako masisisi dahil ngayon lang ako naging okay. Hindi ko din naman pinipilit na maging ama ka ng anak ko. Dahil alam ko may iba ng laman ng puso mo. Laman na ano ang sinasabi mo? Alam kong kaya ka pumunta dito para sundan si Ivana. Inilayo niya ang paningin sa akin. Late na ako. Ano? Nagsiselos ka kay Ivana? Nagbago bigla ang feelings ko. Hindi ko alam pero si Lucy talaga ang aking kahinaan. Kahit ano pa ang galit ko, nawawala kapag nararamdaman ko ang pagmamahal niya. Si Ethan bang nagsabi ng maling impormasyon na yan? Tumaas ang aking kilay. Nag-aalala ka daw kay Ivana, sabi niya. Hinila ko ang kanyang bewang. Wala kang dapat na pagselosan dahil nanay ka ng mga anak ko. Si Ivana, kapatid ko lang siya kung ituring. Pero alam kong gusto ka niya. At alam mo din kung sino ang gusto ko. Putol ko sa pag-iisip niya. Mabilis ko siyang hinila palapit sa akin. Kinandong ko siya nang naupo ako sa papag na yari sa kawayan. Gusto mo bang sundan ang mga anak mo? Mapanuksong saad ko pero hindi ko naramdaman ang kanyang pagtutol. Ang kamay ko'y naglikot sa likod niya habang ang mga labi namin ay nagsasagutan. Bumagsak kami sa papag na naroon. Hindi namin alintana ang madilim na paligid. Dahil ang malakas na pagbuhos ng ulan ang siyang naguudyok sa amin na pag-alabi ng aming pagmamahalan. Mahal kita, Lucy. Pabulong na saad ko. Mahal din kita, Riley. Mahal na mahal. Ani Lucy, nang gabing iyon, naramdaman ko ang pagpapaubaya kay Lucy. Nahiga si Lucy sa braso ko matapos naming maangkin ang isa't isa. Sorry kung matagal tayo bago nagkita. Hinagkan ko ang noo niya at ako'y natigilan. Lucy? Saad ko tsaka ako kinapa ang noo niya. Nilalagnat ka. Napabangon ako. Lucy? Inalalayan ko siya patayo. Malayo ang hospital at wala pa akong alam dito sa Cagayan, kaya sa hotel ko siya dinala. Kaagad kong inasikaso si Lucy. Pinunasan ko siya at pinalitan ng damit dahil basa pa iyon mula kanina. Sino ba naman kasi ang matalinong gaya mong magpapaulan? Naiinis na saad ko habang siya'y pinupunasan. Riley? Bahagya siyang nagising. Tahimik lamang akong pinagmamasdan habang siya inaalagaan. Salamat sa pag-aalaga mo. Matulog ka na lang muna dyan. Kailangan mong gumaling. Babalik ka pa din sa Manila. Si Ivana, nagsiselos ako sa kanya. Garalgalang tinig na Anya. Huwag kang magselos. Iba ang pagmamahal ko para sa'yo. Naglalambing na saad ko tsaka ako siya hinalikan sa pisngi. Magpahinga ka na. Nang magliwanag ay nagpa-deliver na lang ako ng almusal. Pinapainit ko pa ang mga pagkain nang may mag-doorbell na naman sa labas. Kaya nagmamadali akong buksan yun hanggang sa bumungad sa akin si Ivana. Hi, good morning! Masigla ang pagbati sa akin ni Ivana nang pagbuksan ko siya. What are you doing here? Lumabi siya tila hindi inaasahan ang bati kong yun.
na-miss kita kaya kita pinuntahan dito. Pero hindi pa okay ang pakiramdam mo, hindi ba? Hindi mo man lang ba ako patutuloyin muna? Riley, nagkagulatan kaming tatlo nang lumabas si Lucy mula sa kwarto. Bahagyang nahiya si Lucy habang si Ivana naman nagbago ang emosyon. Kaya pala hindi ako welcome sa loob eh. Meron palang ibang tao. Pahina ng pahina ang aniya. Pwede ka namang tumuloy kung gusto mo. Bagaman matamlay ay inalok pa rin siya ni Lucy. Tara na, tamang-tama madami ako in order na pagkain. Bagaman naiilang, hindi ko naman siya pwedeng basta na lamang ipagtabuyan. Hanggang dito sumunod ka? Business partners din ba kayo? Matalas kong magtanong si Ivana habang nasa hapag kami. Kumunot ang noo ko dahil hindi pa magaling si Lucy para i-interrogate niya ng ganito. Hindi. Marahan na ani Lucy, tsaka nag-iwas ng tingin. Oh, ibig sabihin si Riley talagang sinadya mo? Ngumiti siya ngunit alam kong kaplastikan lang naman yun. Ivana, kuha ko ng atensyon niya para siya ipatigilin. Please? Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa kanya. Marahang ani Lucy sa akin, tsaka niya hinawakan ang aking braso. Oh, see? Inaamin niya na ganun siya. Mapang-asar na ani Ivana. Huwag mo sana akong piliting magsalita. Baka masaktan ka. Isang malumanay na pagbabanta na wika ni Lucy kay Ivana. Oh, do I have to be scared of you? Ayon sa sinabi ko, wala ko natatandaan na tinatakot kita. Ang sinabi ko, baka masaktan ka. Partida, Tagalog pa yan ha? Bagaman malumanay pa rin ang pagsasalita ni Lucy, ay sumasapa lang pagiging mahirap umunawa ni Ivana, dahilan para mapahiya siya sa harapan namin. Bakit hindi mo nalang kasi aminin na nagpapa-hard to get ka para lalong mas ma-attach sa si Riley? Ivana, pigil ko sa kanya. Masama ang pakiramdam ko. Ani Lucy, tsaka sabay na binitawan ng kutsara at tinidor na kanyang hawak. Pero hindi nangangahulugan noon, napapayag akong tapak-tapakan mo lang ako. Natatanggapin ko lang lahat ng masasakit na sasabihin mo. Sa totoo lang nagiging mabait pa nga ako, dahil kahit paano, pinaparanas ko sa iyo ang pagiging malambing ng ama ng mga anak ko. Nakangising ani Lucy, nanlaki ang mata ni Ivana tsaka ako nilingon. Anong sinasabi mo? Oh, bakit nawala bigla ang aksent mo? Pati ang tapang mo na dala mo? Ngumiti si Lucy at pakiramdam ko na baliktad ang kanilang sitwasyon. Napunta kay Lucy ang confidence habang si Ivana naman ay clueless. Hayaan mo din sagutin ko lahat ng nawa namang tanong. Una, oo. Sumunod ako dito kay Riley. Hindi dahil business partner kami, kundi partner in real life. Anak niya ang mga anak ko. Kaya hindi ko na din kailangan pang magpaka-hard to get dahil kanya naman talaga ako at akin siya. Pumunta ako dito para ipaalam sa kanya ang katotohanan yun. Ngayon Ivana, nasagot ko na ba ang lahat ng tanong mo? Ngumiti si Lucy habang si Ivana nagpapalitan ng tingin sa amin ni Lucy. Ang mga mata niya namamasana sa luha. This can't be. Ibig sabihin ay niloko mo lang ako? Nagmamaktol na aniya tsaka marahas na tumayo sa kinauupuan niya. Hindi ko alam kung nakakaintindi ka ba ng Tagalog o ano. Sinabi ko na, ngayon niya palang nalaman kaya paano siya nagsinungaling sa'yo. Uli-uli, aalamin mo muna kung hanggang saan ka at kung saan ang teritoryo mo. Dahil baka kapag naglapagan tayo ng titulo, kulor mo yung sa'yo. Mataray na ani Lucy tsaka siya tumayo sa kanyang kinauupuan at bumalik sa kwarto. See? Ayaw mo ko masaktan? Ayaw mo ko madepress? Pero ito ang gagawin mo sa'kin? Malakas na sigaw ni Ivana sa akin. Sabihin mo sa akin, Riley, kung anong nagawa ko sa iyo. At kailangan mo ko lokohin ng ganito. Ngayon ko lang nalaman ng lahat, Ivana. Tsaka una pa lang din naman nagsabi na ako sa iyo, hindi ba? Nagsabi na akong hindi tayo pwede. Dahil kapatid lang ang turing ko sa iyo. No, sabi mo single ka kaya ako umaasa. Pinaasa mo ko. Malaki ang patak ng luha na anya. Saan paraan kita pinaasa? Kahit saan daanin, alam ng mga tao na hindi kita nagustuhan kahit kailan. Hindi ko na problema kung hindi mo yun maiintindihan. How could you? Malalakas na sigaw niya. Wala akong ibang ginawa kundi siya'y panoorin. Kung pagagaanin ko pa kasi ang loob niya, baka lalong hindi siya lumayo sa akin. Nang mapagtanto niya na wala akong balak na siya'y lapitan, tinalikuran niya ako. Ngunit binitiwan niya ang mga katagang. Simula sa araw na to, kinamumuhian kita
at mortal na kitang kalaban, Riley Castañeda. Pumasok ako sa kwarto. Okay ka lang? Naupo ako sa kama at siya inakbayan. Ano bang ginawa mo dun? Bakit parang sobrang obses sa'yo nun? Matagal ko siyang nakasama, kaya hindi ko siya masisisi. Pero palagi ko namang pinapaalala na hanggang kapatid lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Sinalat ko ang kanyang noo. Sinat na lang, baka bukas ay makabalik na tayo sa Manila. Akala ko ba may ipapatayo pa kayo ditong project? Sa lagay ni Ivana, malabo nang matuloy yun. Hindi ka ba malulugi kung aalis sila sa pagiging business partners nyo? Hindi. Malaki na ang nabawi ko kahit pabuong shares nilang kunin nila sa akin. Hinagkan ko ang noo niya. Kinaumagahan, VIP ticket ang kinuha ko para sa aming dalawa ni Lucy. Excited na ako makilala ang mga anak ko. Hindi ko alam kung ganun din ba ang nararamdaman nila para sa'yo. Ani Lucy sa akin. Ang daya mo kasi. Dapat tulungan mo kong ligawan sila dahil ikaw naman ang may kasalanan eh. Nakalabing bulong ko sa kanya na kanyang ikinahagik-gik. Itinuon ni Lucy ang ulo niya sa aking balikat. Halos kalahating araw din ang naging biyahe namin pabalik sa Manila. Nagsabi na din ako kay Ethan kung kailan niya kami susunduin. Gusto ko makausap ang tita Dayan mo. Saad ko habang naglalakad kami palabas sa Naiya Terminal. Oh, bakit parang nalungkot ka? Wala, hindi ko pa kasi alam kung ano ba ang magiging reaction ko kapag nagkita kami ng mami at daddy mo. Umiti ako tsaka ako ginulo ang ulo na ng buhok niya. Hanggang ngayon, inaantay ka pa din ni mami. Umaasa siya na mapapatawad mo siya balang araw. Salamat, Riley. Saad niya. Paglabas namin ay nasa labas na rin si Ethan. Ma'am Lucy, welcome back po. Talagang tinutuon niyo po yung sinabi niyo ah. Ani Ethan, tsaka pinagbuksan ng pinto ng kotse si Lucy. Ha? Ang alin? Namula ang pisngin Lucy bago sumakay na ikinatawa ni Lucy. Ano bang pinag-uusapan niyo? Reklamo ko dahil wala naman talaga akong kaidi-idiya sa kanilang pinag-uusapan. Sabi po kasi ni ma'am hindi siya uuwi nang hindi kayo kasama. Malakas na tumawa si Ethan kaya ako'y napalabi. Lucy, point of view. Sa bahay tayo ng ma'am Lucy mo. Ani Riley, hindi na ako kumibo. Desidido na ako ipaliwanag ang lahat kay Tita Dayan at sa mga anak ko. Dito na kami. Mauna ka na, salamat Ethan. Ani Riley, kaya nauna na akong pumasok. Ma'am, sabay at masiglang pagsalubong sa akin ng kambal. Sorry kung natagalan ako ah. Saad ko tsaka ako sila niyakap. For business po ba ma'am? Eh si daddy, uwi na daw po ba siya? Ani Riley, hindi pa yun. Busy yun. Mas mahalaga dun ang business niya. Buong buo kong magpahayag ng damdamin si Riley. Ryle, pinapairal mo na naman ang kasungitan mo. Sita sa kanya ni Riley. Bakit, hindi ba totoo? Kung mahalaga tayo dun, dapat hindi ganito katagal. Isipin mo, mag-iisang buwan na tayo dito sa Pilipinas. Pero nadalaw o nakamusta niya man lang ba tayo? 6 na taon na tayo, Ray. Pero kahit minsan, hindi natin siya nakilala. Hindi niya tayo sinubukang kilalanin. Malakas ni Ani Ryle at ramdam ko ang matinding galit sa kanyang puso. Hindi ko isisisi kay mami ang lahat dahil kung talagang gusto niya, walang hindi at bawal na rason para kalimutan niya tayo. Nanggilid ang aking luha. Buong buhay ni Ryle ay tahimik lang siya at hindi nagbubukas ng saloobin. Hindi ko alam na may ganyan na pala siyang nararamdaman. Pero nakadepende pa din naman siguro yun sa sitwasyon, hindi ba? Sabay kaming tatlo na napalinga kay Riley. Aaminin kong kinakabahan ako sa pagtatagpo nilang ito. Manong? Ani Ray sa kanyang ama. Umatras ka, Ray. Huwag kang lalapit sa hindi mo naman kilala. Matigas na Ani Ray. Bro, wag naman ganyan kagaspang ang pag-uugali mo. Si Tani Ray sa kapatid. At bakit hindi? Ang taong yan. Napatigil si Ryle, hindi niya maituloy ang kanyang sinasabi, kasabay noon nang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Ang taong yun ang dahilan kung bakit nararanasan nating mawala ng ama. Malakas na sigaw pa niya na ikinagulat naming lahat. Oo, alam ko, magpapakilala kang daddy namin, hindi kita tatanggapin. Hindi naman naituloy ni Ryle ang sinasabi niya nang bigla siyang hilahin ni Riley at bigyan ng mahigpit na yakap. Naniniwala ako na kung sino ang pinakamayayaw sa akin ay siyang magiging daddy son. Emosyonal na Ani Riley
at alam kong ihipo sa puso ni Ryle. Inilahad niya ang isang braso niya para alukin din si Ryle ng isang yakap. Hindi ko ginusto na malayo sa inyo. Kung malalaman niyo lang ang kwento ay baka hindi ganyan ang sinasabi niyo sa akin. Alam kong hindi kayang punan ng isang mahigpit na yakap ang kakulangan ko sa inyo. Kaya naman, hayaan niyo akong maging ama sa inyo at huwag akong basta na lamang ipagtabuyan. Hindi po ako galit, Daddy. Ani Ray, naniniwala po ako na lahat ng nangyari ay may dahilan at hindi mababaw ang dahilan niyo kaya niyo kami iniwan ng ganito katagal. Kailanman ay hindi ko kayo iniwan. Kailanman hindi nawala sa puso ko ang mami ninyo. Napakarami ng pagkakataon na dapat nagbukas ang puso ko sa iba. Pero hindi ko ginawa dahil ang mami niyo lang ang laman ng puso ko. Kung totoo yan, bakit niyo kami natiis ng ganito katagal? Umiiyak na Ani Ryle. Dahil hindi ka agad sinabi ng mami niyo na nag-e-exist kayo sa mundo. Hindi siya nagsabi sa akin ng totoo. Itinago niya kayo sa akin mga anak. Ngayon sagutin niyo ang totoo. Handa ba kayong bumawi sa amin ni Rizey? Kahit hindi mo ako tanungin, sa bagay hindi ko din yan sasagutin dahil gusto ko masagot yan base sa pinapadama ko sa inyo. Oh, tapos na ba kayong magdramahan dyan? Ani Tita Dayan nang lumabas sa terrace. Nandito kasi kami sa labas at sa hallway pa talaga nila napiling magdramahan. Oh, akala ko ba isisermonan mo ang daddy mo? Tumatawang Ani Tita Dayan sa apo niyang si Ryle. Kani-kanina lang kasi nagdadrama at matindi ang salita na binibitiwan ni Ryle. Ngayon ay hindi na umalis sa kandungan ng kanyang daddy. Kaya siguro hindi siya open sa akin dahil makadaddy siya habang si Rizey naman ay makamami. Lola, stop teasing me! Nakalabing Ani Ryle. Mga anak, sa kwarto muna kayo maglaro. Mag-uusap kami ng importante ng daddy ninyo. Hindi ka aalis ha, daddy? Paninigurado na Ani Ryle, kaya nakatawa si Riley tsaka tumango. Hindi na ako aalis nang hindi kayo kasama, nang hindi nagpapaalam sa inyo. Hinagka ni Riley ang dalawa niyang anak sa noo bago ito tuluyang umakyat. Mukhang seryosong seryoso ang pag-uusapan natin ha. Biro na Ani Tita Dayan. Hindi ko po alam kung totoo o pinagtatakpan nyo lang ang paraan ng pagtrato nyo sa akin. Panimula ni Ryle. Alam ko pong hindi lingid sa kaalaman nyo na kastanyeda ako at hindi naman lingid sa akin ang malalim na galit nyo sa aking magulang. Sa totoo lang iho, 12 years na din kung susumahin ang nakararaan bago pa kami magkakilala ni Lucy. Napakatagal na ng galit ko at nasatisfied na din ako sa kinalabasan. Naturuan namin ng sapat na aral ang magulang mo. Pero hindi ko nasisigurado kung bura na ba ang galit ko. Tanging ang masasabi ko lang ay wala na akong gagawing hakbang laban sa kanila. Lalo at amakan ng mga apo ko. Ani Tita Dayan, salamat po. Naniniwala ko na hindi man ngayon ngunit darating ang tamang panahon na magiging okay tayong lahat. Pinagpapasalamat ko po at sobra-sobrang regalo na po na malamang hindi kayo tutol sa amin ni Lucy. May sarili siyang desisyon at damdamin. Hindi ko nasaklaw ang nais niyang piliin iho, kaya una pa lang, hindi na ako kontra sa kung sino ang mamahalin niya. Labis kong ikinatuwa ang komprontasyon na iyon ni Tita Dayan at Ryle. May pinagkukwentuhan pa sila, kaya naman inakyat ko muna ang dalawang bata para kamustahin sa dalawang araw na hindi nila ako kasama. Ikaw, may tiwala ka ba sa kanya na hindi na tayo iiwan? Nadinig ko ang boses ni Ryle kausap ang kapatid. Oo naman, ramdam ko na sinsero si Manong, daddy pala sa lahat ng sinabi niya. Nagmamalaking ani Rizey. May tiwala naman ako, malambot ang puso ko kay daddy, pero hindi pa buo yung tiwala ko hanggat hindi ko nakikita ang wedding ring nila ni mami. Napangiwi ako kasabay ng pagpula ng aking pisngi. Naglulook forward ng anak mo sa kasal natin. Ang tinig na iyon ni Ryle ang nagpatayo ng lahat ng aking balahibo, lalo at binulong niya iyon sa tenga ko habang nasa likod ko siya. Alam mo naman na hindi ganun kadali ang gusto mo. Madami ka pa din kailangang plantsyahin, kahit si Ivana hindi mo pa nasasara. Wala akong dapat na isara sa kanya, lalo't wala naman kaming sinimulan. Matapang nasagot niya sa akin. Sa totoo lang ay napakalaki ng tuwa sa puso ko dahil sa pagiging tapat ni Ryle sa pagmamahal niya sa akin. Isa na din siguro ito sa dahilan kung bakit ganun ko na lamang din siya kadali na natanggap. Marahil, ito na ang wagas na pag-ibig na sinasabi nila. Mukhang nilubos-lubos na ni Ryle ang pagbawi dahil kahit ang tatay na hindi niya naman kakilala, nais na ding dalawin ang sumunod na umaga.
Saan siya dito nakahimlay, wife? Napaikot ang mata ko. Wala pa kaming kahit na anong plano ay paninindigan niya na ang pagtawag sa akin ng wife. Kahit wala pa siyang hinahandang kahit anong proposal. Yee, wife daw. Sabay na asara na magkapatid habang naglalakad kami sa sementeryo. Pinandilatan ko sila ng mata para patigilin na naging dahilan ng mas malakas nilang pagtatawanan. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay mas napasama pa ang pagsasama-sama naming apat dahil pinagkakaisahan nila akong tatlo. Binaybay namin ang daan patungo sa puntod ni tatay. Pagkarating namin, hawak kamay kaming apat. Tay, kamusta po? Nandito na naman po kami ng mga apo niyo. Dito kasi kami dumiretso ng unang araw namin dito sa Pilipinas. Pinakilala ko ang kambal. Ngayon naman ay ang iba ang ipapakilala ko. At hindi ko alam kung ikatutuwa ba ni tatay ang ipapakilala ko. Mayroon po akong kasama at gusto niya po kayo makausap. Pagkausap ko sa puntod ni tatay. Nilingon ko si Riley tsaka ito ginawaran ng matamis ng ngiti para bigyan ng pahintulot na makausap ang tatay. Sa totoo lang, nahihiya pa po ako. Di ko din po alam kung paano ko sisimulan. Siguro sa paghingi ko ng tawad, sisimulan para mas maging madali. Ramdam ko ang lungkot ni Riley. Sayang po't hindi man lang po nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala tayo ng personal. Anya tsaka ako nilingon. Nagtatanong ang mata niya kung ayos lang ba ang mga sinasabi niya kaya tumango ako. Alam ko pong kalabisan at hindi dapat ako ang nandito para humingi ng tawad. Pero sasamantalahin ko na po. Kung nasaan man po kayo, ay hangad kong sana napakawalan niyo na ang sakit at hinagpis na nasa inyong puso dulot ng aking mga magulang. Ngunit hindi po ako pumarito para sa bagay na yan kung hindi niyo man kayang ibigay. Dahil may mas mahalaga po akong pakay. Tumaas ang aking kilay. Hindi ko alam, wala akong ideya dahil sabi niya sa akin, hihingi lang naman daw siya ng tawad kay tatay. Narito po ako upang hingi ng kamay ng anak niyo. Nais ko po siyang pakasalan at humingi ng basbas ninyo. Sinserong ani Riley nang umihip ang hangin, dahilan para tumulo ang aking luha. Parang hinaplos ang aking puso. Alam kong hindi katulad ng ibang proposal na may mga love song, pangaharana o surprise. Ay talagang na-touch ako dahil pumunta pa siya dito para lamang magpaalam kay tatay. Yes, magkakatotoo na, Ryle. Malakas na ani Rizey, tsaka sila tumaluntalon na magkapatid. Mahal na mahal ko po ang anak niyo, ani Riley, kaya lalo ako napaluha. Sorry, sad ko na kanyang ikinatigil. Sorry, Riley. Sorry? Kabadong aniya. Sorry dahil ayaw mo ba akong pakasalan? Tanong niya sa akin pero umiling ako. Sorry kung idinamay kita sa galit ko sa magulang mo. Maling-mali ang mga naging plano ko kaya pati ikaw, nasaktan ng husto noon. Sa totoo lang noon ko pa gustong mag-sorry sa'yo. Pero wala akong lakas ng loob dahil hindi pa okay ang puso ko. Pero ngayon ay handa na akong magsimula ng panibagong memories. Kasama kayo ng mga anak mo. Kaya naman, Riley. Oo ang sagot ko. Handa na ako maitali sa'yo hanggang sa huling segundo ng aking buhay. Saad ko tsaka ako tumingkayad para bigyan siya ng smack kiss bilang sagot. Sabay naman na tumalima ang kambal ko at nahiya sa amin. Matagal-tagal din at kung ano-ano ang kinuwento ng mga anak ko sa daddy nila. Lalo na nung nasa Amerika pa kami. Pero kinailangan na din nilang tapusin yun dahil biglang dumilim ang paligid at anumang oras, babagsak na ang malakas na ulan. Tara na, kagagaling mo lang sa sakit. Ani Riley sa akin kaya tumango ako. Ramdam ko ang dahan-dahang paggaan ng loob ko. Nawala ang lahat ng bigat na nasa dibdib ko. Siguro ay dahil sa closure ni Riley at tatay na nasaksihan ko kanina. Nang makababa kami sa kotse, sumakto ang pagbuhos ng ulan. Mabuti na lamang at hindi tayo inabutan. Ani Riley habang aligaga sa pag-aasikaso sa dalawang anak papasok sa loob. Maligo na kayo at baka magkasakit pa kayo. Bili ni Riley matapos ay tumingin sa akin. Ikaw din, wife. Ipaparada ko lang ng maayos tong kotse. Anya, kaya sumunod ako. Malamig ang panahon, kaya mabilis ko lang ding tinapos ang aking paliligo. Nakarap ako sa salamin habang inaasikaso ang buhok ko. Nang bumalot ang braso ni Riley sa akin. Ang bango pa din. Anya, nang amuyin niya ang gilid ng aking tenga. Lucy,
Tawag niya sa akin, hindi pa ako nakakapag-react nang kuhanin niyang isang kamay ko at basta na lamang isinuot sa palasingsingan ko ang isang diamond ring na kasyang-kasya sa akin. "Let's get married," anya sa akin. "Makakatanggi pa ba ako?" Isinuot niya na sa daliri ko ang singsing. "Oo, Riley, hindi magbabago ang sagot ko. Ikaw at ikaw ang pakakasalan ko. Sad ko." Nung una ay nakangiti pa siya pero kaagad kong napansin ang pagkawala ng mood niya, kasabay ng unti-unting pagkakabura ng ngiti sa kanyang labi. "Ano yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Talaga bang okay ka lang? Hindi ka ba masaya sa sagot?" Sunod-sunod kong usisa. "Masaya?" Matamlay na anya. "Mukha ka bang masaya niyan?" Umiikot ang mata ko. "Ano ba talagang problema?" "Gusto ko nang sundan ang dalawa. Malaki na sila kaya pwede naman na siguro natin silang sundan." Nakalabing aniya na aking ikinatawa. "Stop laughing. I'm serious, wife." Nakalabi pa rin aniya kaya itinigil ko ang pagtawa. "Alam ko pero masyado pang maaga para dyan." Naputol ang aking pagsasalita nang angkinin niya ang labi ko nang walang pahintulot. Talagang kahit anong pigil ko, sa tuwing magdadao pang labi namin ay nawawala ako. Kanina lang umaayaw pa ako pero heto ko ngayon at nakatingkayad pa para mas pag-igihan ang pagganti sa pangahamon niya. Sinalubong ng labi ko ang kanyang labi. Kinailangan ko ring ikawit sa batok niyang braso ko para hindi ako bumagsak kung sakali na maubos niya ang lakas ko, dulot ng kanyang labi. May kung ano na naman sa loob ng aking tiyan at parang gustong lumabas. Hanggang sa maramdaman ko ang marahang pag-iya sa akin ni Riley sa malambot na tulugan. Magsisimula na sana ang madugong bakbakan, ngunit kagad kami nagkalayo ng kusa matapos bumukas ang pinto at walang pakundangan na pumasok ang aming mga anak. "Ang tagal niyo pong maligo, Dad," sita ni Riley sa kanya. "Nakaroba na kasi ako at si Riley na lang talaga ang hindi pa nakakaligo sa aming apat." Sige na, susunod na lang ako sa baba. Muna na kayo. We're not done yet." Mariina bulong niya sa akin na ikinangiti ko. "Masakit down there, kaya itutuloy mo yun mamaya." Paniniguro niya pa pero hindi na ako kumibo pa. Sa halip ay pinababa ko na ang dalawang bata kasama na ako. Nakaluto na si Tita Dayan ng mainit na sopas nang kami ay makababa. May fried chicken din na paborito ng dalawang batang kasama ko. "Aba, mukhang tuloy na ah." Kantyaw sa akin ni Tita Dayan nang makita ang kamay ko na may singsing. "Wala naman na pong dahilan para tumanggi pa ako." Sagot ko na ikinangiti ni Tita. Kinaumagahan ay niyaya ko ni Riley na kitain ng magulang ni Ivana. Sa halip na sa kumpanya, sa coffee shop nila kami niyaya. "Magandang umaga po." Shake hands ang inalok ni Riley sa mga ito, kaya ganoon na lang din ang ibinigay ko. "The girl right here is Miss Lucy Laparan." Pakilala sa akin ni Riley sa mga ito. "Kinagagala kitang makilala." "Anang ginang." "Finally, nakilala din kita. Sa international TV lang kasi kita madalas na makita." Sad naman sa akin ang daddy ni Ivana. "Salamat po sa papuri. Magiging diretso na ako sa iyo." Anang ginang tsaka tumingin kay Riley. "Alam ko at alam ni Ivana. Hindi ka din naman nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Ngunit ikinalulungkot ko dahil ako mismo. Gusto ko nang putulin kung ano man ang naguugnay sa inyo, iho." Hindi na namin ikinagulat ni Riley ang bagay na ito. "Nauunawaan ko po." Magalang na ani Riley. "Nasa ibang bansa na si Ivana. Ano't ano man ang nagawa niya ay sana pagpasensyahan niyo na iyon." "Anang mami ni Ivana. Hangad na maging matibay pa ang relasyon ninyo." Anya habang nakangiti. "Hindi na din ako magtatagal. Mauuna na ako. Idideposit ko po lahat ng pera niyo sa bangko. Mag-iingat po kayo." Saad ni Riley. "All goods na, wala na tayong dapat na alalahanin. Sa totoo lang, inalulungkot ako para kay Ivana. Naging sandalan mo siya nung panahon na wala ako sa tabi mo." Malungkot kong nilingon si Riley habang tinasa naman niya ako ng kilay. "Ha? Sinong nagsabi sa'yo naging sandalan ko siya?" "Wala akong sandalan nung wala ka. Kusa akong bumangon. Literal na pinansyal lang ang tinulong niya sa akin." "Huwag kang mag-overthink dyan." Ani at saka ngumuso, kaya napatawa naman ako. Halata naman na kahit nga umalisin na Ivana sa kanya, lumago na ang company niya. Hindi na nga kakailanganin ng investors kung susumahin. Matapos kong makita ang mga range ng naibenta nilang stocks nung mga nagdaang panahon,
Nag-vibrate ang phone ko matapos makatanggap ng mensahe. Binasa ko iyon at sumagot naman sa message ko na pumapayag siyang makipag-meet up sa akin. Excuse me, may lalakarin ako, Riley. Paalam ko sa kanya. Saan ang punta mo? May kikitain lang ako. Hindi ba ako pwedeng sumama? Pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Naglalambing na saad ko tsaka ako lumapit sa kanya para siya'y haggan. Sige, pero bilisan mo lang ah. Biling niya na ikinatango ko naman. Sumakay ako sa naunang dumaang taxi tsaka ako nagpahatid sa malapit na coffee shop kung saan ko kikitain ang dalawang magulang ni Riley. Pagdating ko sa coffee shop na iyon, nakita ko kaagad na nakaupo na ang mami at daddy niya habang matyagang nag-aantay sa pagdating ko. Pasensya na po kung medyo nahuli ako. Magalang na saad ko. Sa totoo lang hindi ko alam kung daan o libong beses kong tinanong ang aking sarili na handa na nga ba akong harapin ng mga taong to. Tahimik sila at nakamasid lamang hanggang sa makaupo ako. Magandang araw po. Yun ang una kong sinabi dahil iyon ang alam kong tama. Nahihiya silang umiti sa akin. Palagay ko'y nangangapa din sila sa kung ano ba ang dapat nilang isukli sa aking sinabi. Sa totoo lang hindi ko alam kung saan ko sisimulan ang paghingi ng tawad sa iyo. Yung mami ni Riley ang nagsabi noon. Alam kong matagal na rin ang mga nangyari. Ngunit mauunawaan ko pa rin kung hanggang ngayon hindi mo pa rin ako lubos na napapatawad. Hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita niya. Sa halip, hinawakan ko ang kamay niya. Napatawad ko na po kayo. Umiti ako at kasabay noon ang pamamasa ng aking mga mata. Hindi ko inaasahan na ganun ako kabilis na magiging emosyonal. Alam ko po nung mga unang taon, sagad sa buto ang galit ko pero habang dumadaan ang panahon, dahan-dahang naghihilom ang matindi kong sugat. Kung ganun ay pinatatawad mo na ba kami? Anang daddy ni Riley, kaya umiiyak akong tumango. Maaari na ba kaming makita ng aming mga apo? Opo, hindi ko po sila ipagdadamot sa inyo. Hay, akala ko naman kung sino ang kikitain mo. Napalinga ako sa bagong dating na tinig, umakbay siya sa akin. Kahit hindi niyo sabihin, alam kong may kakaibang nangyari. Okay na kayo? Hindi ako kumibo. Naupo siya sa bakanting upuan na nasa tabi ko, tsaka niya'y giniya ang mukha ko paharap sa kanya. Sobrang thank you. Masa ang gilid ng kanya mata. Alam kong hindi naging madali para sa atin ang lahat. Pero gusto kong malaman mo na puro at sinsero ang pag-ibig na alay ko para sa'yo. Masuyong an niya sa akin na kahit hindi niya naman sabihin ay nararamdaman ko. Dahil hindi kami muling magtatagpo sa panahong ito kung may iba siyang ginusto. Pinakilala ko sa mga anak namin ang kanilang lihitimong lolo at lola na mabilis din naman nilang nakasundo. Maging kay Tita Dayan, humingi sila ng tawad. Ngunit hindi tulad ko, buong puso silang pinatawad ni Tita Dayan. Bagay na naiintindihan naman ang mag-asawa. Dahil kapwa, aminado sila sa kasalanan. Salamat pa nga sila dahil hindi sila hinatulan ng pagkakakulong ni Tita Dayan. Isang linggo din na pinlano ang aming kasal at nagtagpos iyon sa isang church wedding. Dalawang linggo naman ang naging paghahanda sa kasal. Hindi ko inakala na sa hinaba-haba ng prosesyon ay sa simbahan din ang iyong tuloy. Ani Tita Dayan, kakatapos lang ayusin ang aking makeup kaya iyong wedding gown ko naman ang inaayos ng mga stylist. Ma'am, sunod-sunod na kumatok ang kambal at bakas ang pagkainip. Matagal pa po ba? Baka maliit na po tayo, baka nag-aalala na ang daddy. Wika sa akin ni Ryle, tsaka niya sinulyapan ang kanyang relo. Sandali na lang apo, ani Tita Dayan. Matapos masayos ng lahat, inalalayan nila ako patayo hanggang sa makalabas kung saan nag-aantay na din sa akin ang puting kotse na siyang maghahatid sa akin sa simbahan. Medyo nahirapan pa nga kami dahil sa malaking gown ko. Ang daddy naman kasi bakit ganito pa kalaki ang pinili? Umiiling na ani Rize. Huwag ka na magreklamo. Nasa loob na ang mami mo. Ani Tita Dayan, nasa loob ng 15 minutos ay narating namin ang malaking bulwagan ng simbahan. Nagkalat na mga petals ng rosas ang aking daraanan at kahit hindi pa ako nakakababa, tanaw ko na iyon. Nadinig ko na din ang theme song ng aming kasal na dahan-dahang kumakanta. Bumukas ng dahan-dahan ang simbahan hanggang sa matanaw ko ang makapal na tao. Nasa gilid ko ang dalawa kong anak at sila daw ang maghahatid sa akin. Mommy, you're shaking. Kalma po, si daddy lang yan. Biro sa akin ni Rize. Habang naglalakad kami,
Natanaw ko na kagad si Riley na nakapink ng suit at kapwa maaliwalas ang mukha niya. Mami, huwag kang iiyak ka. Oo, yun. Ani Ryle sa akin, ilang hakbang na lang ang layo namin ng daddy niya. Dad? Ani Ryze, nang iabot niya kay Riley ang kamay ko. Alam ko po na hindi pa ganoon katagal ang pagsasama natin bilang pamilya. Mahal na mahal ko po si Mami, kaya naman kahit may pag-aalangan nang sabihin niyang ikaw ang daddy namin, naniwala ako dahil siya ang nagsabi noon. Kung paano ako nagtiwala sa inyo para mabuo ang pamilya natin, sana ganun din po yung gawin yung pagtitiwala at pag-iingat kay Mami. Natouch ako sa bilin na iyon ni Ryze. Ako naman po, wala naman po akong ibang hihilingin kundi ang kaligtasan at pananatili nating buo palagi, Dad. Wika naman ni Ryle. Nang magsimula ang seremonyas, ay kapwa nakatuon lamang ang atensyon namin ni Riley sa isa't isa. Napakahaba ng panahon na humamon sa amin bago kami ganap na mabuo bilang pamilya. Panahon at sitwasyon, nagpapatunay ang wagas na pagmamahal ay hindi matitibag anumang unos ang dumaan. Maluhaluha pa si Tita Dayan habang nakatunghay sa amin na ngayon ay binabasbasa na ng pari. I love you so much, my wife. Sa wakas ay tumugma din ang pagtawag sa akin ni Riley ng wife. Mahal na mahal din kita, Riley. Matamis ang naging tugon ko habang nakatitig sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Riley sa akin hanggang sa dumampi ang labi niya sa akin. Palakpakan at matitinis na sigawan ng mga dumalo ang tanging pumapaibabaw sa simbahan na iyon. Wala akong alam kung saan ba ang venue ng wedding. Basta ay ginaya na lamang ako ni Riley papasok sa kotse kasama ang mga anak namin. Siya na din ang nagsilbing driver namin. Narating namin ang napakalaking mansyon na tingin ko ay siyang magiging reception namin. Inalalayan ako ni Riley pumasok. Sa gitna ng malawak na bulwagan ay may puting tela na hugis pa puso. Napapalibutan din ng mga kandila. Iginiya ako papasok ni Riley doon kasabay ng pagtugtog ng romantikong kanta. Pinangunahan ni Riley ang pagsayaw namin hanggang sa sumabay na din ako sa bawat paggalaw ni Riley. Mayroon din na nakisalo sa pagsasayaw ng romantikong musika na iyon. Ang iba ay sinabitan kami ng malalaking halaga na pera habang sumasayaw. Napatawa ko dahil wala sa isipan ko na magagawa ito ni Riley. Sige lang, tawanan mo lang ako. Nanunubok ang tinig na ani Riley. Mamaya tignan natin kung matawa ka pa. Anya, kaya naipit ko ang aking labi. Pasado alauna ng madaling araw nang matapos ang party na iyon, at siniguro namin na lahat ay nag-enjoy bago kami pumasok sa bagong bahay na pinagawa ni Riley para sa amin na mga anak niya. Ito na ang magiging bagong kwarto nyo. Wika ako sa kambal. Talagang inalam ni Riley kung ano ba ang mga paboritong superhero ng kambal sa Avenger na siyang ipinadisenyo niya sa kwartong iyon. Oo ma'am, the best talaga si daddy. Humahangang ani Ryle kaya ako'y napatawa. Siya ang galit na galit noon kay Riley. Ngayon ay hayan na at iniidolo na ang ama. Pagpasok ko sa kwarto ay saktong kakatapos lamang ng pagsashower ni Riley. Pagsara ko ng pinto ay nakakalokong paggising niya ang bumungad sa akin habang nakatitig. Anong tinginan yan? Umirap ako habang nakatawa pero humakbang siya palapit sa akin tsaka hinuli ang aking bewang. Hindi ko nalilimutan ang pagtawa mo sa akin kanina. Nakataas ang kilay na Anya. Riley, natutuwa lang naman ako kanina eh. Sad ko nang yakapin niya ako mula sa likod. No, hindi ako papayag. Naging malambing ang tinig niya, lalo na nang bulungan niya ang aking tenga. Lucy wife, malambing na tawag niya sa akin. Hinarap ko siya at isinukbit ko ang kamay ko sa balikat niya, tsaka ako sinalubong ang halik niya. Marahan ang mga pinakawalan naming halik sa isa't isa. Hanggang sa bumagsak kami sa kama. This is our night. Bulong na Anya sa akin habang ang kanyang mata ay nanlalamlam. Sinimulan niyang daluhan ang leeg ko, pababa sa aking collar. Ang mga himig, ang aking pagmamahal ay hindi ko pinigil na nagpapabuhay sa kanya ng husto. Ang mga kamay niya ay naging mapaghanap habang sinasakop ng labi niya ang aking mga balat. Kahit na paulit-ulit na namin ginagawa ito ni Riley, nasasabik pa din ako. Pinaubayan namin ang kaligayahan sa isa't isa. Bakla ka? Tignan mo't hindi mo man lang sinabi na kinasal ka na pala? Sita sa akin ni Diamond nang dalawin niya ako sa bahay. Tignan mo't talagang buntis ka pa?
Tukoy niya sa aking tiyan. Nasa trabaho si Riley habang ang kambal ko naman nasa eskwelahan kaya mag-isa lang ako sa bahay. Sorry na, Diamond. Naglalambing na sad ko tsaka ako yumakap sa kanyang braso. Hay nako, hindi mo ako makukuha sa ganyan. Kasabay noon nang bumukas ang pinto kaya kaagad akong gumawa ng distansya dahil napakasiloso ng asawa ko. Wife, may bisita ka? Anya nang lumapit sa akin. May dala siyang brown paper habang nakasimangot. Bakit ka umuwi? Sad ko nang maupo siya sa tabi ko. Hello Diamond, ano't nadalaw ka? Nagtatampo akong talaga, Riley. Nagtatantrams na ani Diamond. Hindi niyo sinabing kinasal na kayo. Napangiwi si Riley. Paisahin mo ako. Dagdag pa ni ani Diamond tsaka akmang hawakan si Riley nang siya'y mapaatras. Sasapakin kita. Lumayo-layo ka nga sa akin. Ngiwing ani Riley na ikinatawa namin. Naging maayos naman na si Riley at Diamond. Nasabi ko na din sa kanya na hindi naman talaga straight si Diamond. Di ko lang alam kung bakit ba hindi niya maiwasan na hindi magselos dito. Baka sa panganganak mo, eh hindi mo na naman ako maalala. Binigay sa akin ni Diamond ang regalo niya para sa akin. O siya, mauna na din ako dahil may aasikasuhin pa ako. Tumayo na si Diamond at bibeso pa sana, kaya lang ay pinigil na ako ng aking asawa. Hay nako, minsan nakakaumay din ng sobrang protective. Single ka lang kaya ka ganyan. Birong ani Riley hanggang sa makaalis na si Diamond. Bumalik si Riley sa sofa at iginiya ko pa upo sa kanyang kandungan. Namiss kita eh. Tsaka si baby syempre. 6 na buwan na kaming kasal ni Riley at 5 buwan na akong buntis sa 4th naming anak. Kambal na naman kasi ang aking ipinagbubuntis. Ako ba talaga o yung gawaan ni baby? Kahit ako, napatawa din sa biro kong yun. Bakit ba nandito yun? Hindi ko pa alam na pupunta siya dito. Nagtatampo nga, hindi ka na babalik doon? 11 pa lang at kung susumahin, wala pa talaga sa oras ang break time. Hindi na, nandun naman si Ethan. Eh, tsaka wala namang gaanong ginagawa doon. Kala ko may project kang pinaplano. Bakit hindi yun gawin mo? May iba akong project. Aniya tsaka ngumisi. Napatawa ko dahil alam ko kung ano ang kanyang tinutukoy. Kaagad akong tumayo at lumayo sa kanya. Saan ka pupunta? Natatawang Aniya tsaka ako hinabol kaya nagtatatakbo ako paakyat sa kwarto. Riley, huwag kang magbiro ng ganyan. Sad ko pero tinatawanan niya lang ako. Hindi magandang biro yan. Nakita mo ang laki ng tiyan ko tapos hahabulin mo ko. Bakit ka ba kasi tumatakbo? Ibigay mo na lang kasi. Natatawang Aniya. Riley naman eh. Angil ko nang mahuli niya ako. Kinulong niya ako sa mga bisig niya hanggang sa makapasok kami sa kwarto. Tumatakbo ka pero sa kwarto din naman ang takbo mo. Aniya na noon ko din na pagtanto. Huwag ka na magtangka. Ayaw mo ba yun? Mas madali kang manganganak kasi alam na nila baby ang dadaanan nila. Aniya pa na ikinaikot ng aking mga mata. Sa totoo lang ay mas naging malambing at mas naramdaman ko ang totoo niyang pagmamahal mula nang ikasal kami. Kahit ang 2 naming anak, sobra din ang pagmamahal na pinaparamdam niya. Biro lang, magpahinga ka muna. Ipagagawa kita ng pagkain. Aniya, tsaka hinag ka ng aking noo. Hindi ba ako pwedeng sumama? Gusto ko manood ng pagluluto mo. Naglalambing na saad ko. Naubo ko habang pinapanood siya. Sa loko ang ilalim ng mukha ko habang abala siya sa pag-aasikaso ng pagkain. Maya-maya lang din, umasok na ang mga anak namin dala ang mga bag nila. Mas pinili namin na pag-aralin sila sa public para hindi sila gaanong masanay sa karangyaan ng buhay. Bakit po parang napaaga naman po ang daddy? Saad ni Rizey tsaka humalik sa akin, samantalang si Riley dumiretso sa ama at ipinakita ang mataas niyang grado sa exam. Ayan daddy, sobrang saya ko po. Nagmamalaking Aniya. Pinaghirapan ko pong i-review lahat yan. Anya sa ama na sakto namang tapos na sa pagluluto. Iginaya na silang magkapatid ni Riley sa mesa. Talaga? Nakakatuwa naman. Ani Riley tsaka pinakita sa akin ang result ng mataas na exam. Kumpara sa kanila ni Rizey, ay higit ang talino ni Ryle, bagay na naman niya talaga sa daddy niya, habang si Ryle naman ay ang matyaga niyang pamamaraan. Masaya ako nakatitig sa mga anak ko habang matyaga silang nilalagay ng pagkain ni Riley na aking butihing asawa. Napangabang dapat nahilingin ko sa aking buhay?
Talaga ang totoo ang kasabihan na ano't ano man ang pagsubok sa buhay ang dumaan, basta manalig ka sa Diyos at alam mong para sa iyo, wala kang dapat na problemahin dahil ang mga nakatakda ay mangyayari kahit ano pang iwas. Bakit ka nakatitig? Ani Riley sa akin. Umiling ako tsakang umiti. Tumayo siya sa kinauupuan niya tsaka niya ako niyakap mula sa likod ko. Nakatitig lang ang kambal namin sa amin habang nakangiti. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak mo. Aniya, tsaka hinag ka ng noo ko. Salamat sa matyaga mong pagmamahal sa akin. Salamat dahil kahit hindi mo araw-araw na nasasabi sa amin dahil sa pagkabisi mo sa work, ramdam ko pa din ang pagmamahal mo sa amin. Sad ko tsaka ako isinandal ang ulo ko sa kanyang tiyan. Sana ma'am, hindi po kayo magbago ni daddy sa isa't isa. Pangarap ko din po na maging ganyan ako at ang babaeng pakakasalan ko someday. Ani Rai na ikinatawa namin. Napakabata mo pa para dyan. Sa ngayon, aralin mo muna yung algebra. Ani Rail. Ngumuso si Rai dahil doon siya pinakamahina. Alam kong hindi kami perpektong pamilya, pero pipilitin kong maging mabuting ina at asawa sa kanila. Tama na ang asaran at baka kung saan pa mapunta yan. Ani Riley sa mga anak namin, siya na din ang nag-asikaso ng pinagkainan. Kahit naman kasi tanggihan ko siya, hindi niya din naman ako papayagan. Sa totoo lang para nga akong reyna ng aking hari at mga prinsipe. Paano pa kaya kapag lumaki na sila at talagang maipagdadamot na ako sa mga tao? Yahanda ko na ang aking sarili sa darating pang mga taon.